Abraham was a friend of God, commended for faith, yet Abraham lived a very difficult life. Kuminsan po ay sobrang sinisimplify ang pagpapakilala sa atin ng ating mga patriarchs sa Genesis, kaya nagiging cardboard characters, nagiging two-dimensional characters, length and width lang, walang depth, walang lalim ang pagkatao at pagkakilala, kaya marapat i-review ang pagkikilala natin sa mga taong ito na malaking influensya sa ating pananalig. Ang ating pagre-review ngayon, pinamagatang Abraham, a very difficult fatherhood. Salamat o Diyos, sapagkat kami patuloy na nabubuhay, binibigyan mo kami ng dahilan upang mabuhay at binibigyan mo kami ng mga kailangan namin para patuloy na mabuhay. Nawa, Panginoon, yung quality of life namin patuloy na tumaas, gumanda, lalong-lalo ang quality ng aming spirituality. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo kami sa aming mga karumihan. Ilayo niyo po sa amin, Panginoon, ang aming mga kasamaan, ang aming mga kamangmangan at kadiliman ng isip. At palitan niyo ito ng kaliwanagan. Palitan niyo, Panginoon, ang kabanalan. Punuin niyo po kami ng inyong pagpapala. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Pasiglahin niyo po ang aming mga damdamin. Palakasin ang aming mga katawan. Patalasin ang aming isip. Payapain niyo ang aming puso at nasa ganun, patuloy kami, Panginoon, na sumamba sa inyo nang walang kaagaw ng pansin ang inyong pangalan, ang inyong katuruan. We surrender to you our thoughts. We bring every thought captive to the name of your Son, Jesus. And we ask you, Father, be the speaker. Protect us from lies. Give us discernment. Teach us. And may you also protect us and our loved ones from assaults of evil men and evil spirits. Sa iyo kami sumisilong, sa iyo kami sumasandal, Panginoon. Turuan niyo po kami at pagpalain sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Abraham had a very difficult fatherhood. In fact, Abraham had a very difficult life. When we think Abraham, we associate him with greatness and faith. And indeed, Abraham was a great man and a man of great faith. Kaya makikita po natin na napakainam na matuto mula sa kanyang karanasan. When God called Abraham, Abraham did not hesitate to leave his people. Nananahimik sa kanyang bayan, siya tinawag ng Diyos isang araw at sinabi, iwan mo ang iyong bayan, iwan mo ang iyong lahi, iwan mo ang iyong kultura, iwan mo ang lahat-lahat ng kilala mo at alam sa buhay at papunta ka sa isang lugar na di pa tinukoy ng Diyos. He was to move to a still unknown destination. Genesis 12:4-5. So Abram left, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out for Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions that they had accumulated and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. 75 taon na po si Abraham nung tawagin ng Diyos na iwan ang buhay na nakilala niya at nakagisnan upang magpanibagong buhay sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. He was a great believer, but by many standards of the world, he was not a very great relative. Iniwan niya ang lahat-lahat ng kanyang kamag-anak, ang lahat-lahat ng kilala niya sa pagsunod sa tawag na ito. Great faith, pero masasabi ng marami ng mga kamag-anak niya, wala siyang kwentang kamag-anak. When faced with the life-threatening danger of being killed for being the husband of a beautiful woman, he presented her as his sister. He denied his relationship with Sarai. Dahil po sila'y nangingibang bayan, mga estranghero, they were under the mercy of whoever was powerful in the place where they went. So ano po ang nangyari? Sapagkat nangangamba siya na magustuhan ng Pharaoh ang kanyang asawang maganda, ipapatay tuloy siya para makuha ang kanyang asawa. Dahil sila'y kumanlong sa Egypt, dahil yung lugar na pinapuntahan sa kanila ng Diyos, may taggutom, may kasalatan, may famine. Ikaw ba naman ang sumunod na sa Diyos, ang sinuong mo pa, famine. Yun ang nangyari sa kanya, talagang grabing test. Genesis 12:12-13, when the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me, but let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. So, he not only denied his relationship with Sarai, he gave his wife up to Pharaoh. Kung kayong asawa, kababain yung tao, sabi ng asawa ninyo, ang ganda-ganda mo, baka patayin ako para makuha ka. Sabihin mo na lang, kapatid kita ha, ibibigay na lang kita. At ganun nga ang nangyari.
Genesis 12, 18 to 19, nung dinalaw ng salot ang bahay ni Pharaoh dahil hindi nagustuhan ng Diyos ang nangyari. So Pharaoh summoned Abram. "What have you done to me?" he said. "Why didn't you tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go." Inabot pa nung salot yung bahay ni Pharaoh dahil asawa ng may asawa, kinuha niya. Sabi, "Ano ka ba? Ba't hindi mo sinabing asawa mo? Pinakuha ko tuloy. Iuwi mo na. Sayo na." Dahil inabot ng kutakot-takot na dilubyo ang sambahayan ni Pharaoh. At hindi lang kay Pharaoh ipinamigay itong asawang to, ibinigay din kay Abimelech, king of Gerar. Dahil minsan na naman, kailangan na naman nila maglakbay, meron na naman silang pupuntahan. Genesis 20 verse 2, "And there Abraham said of his wife Sarah, 'She is my sister.' Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her." Dalawang beses nang naipapamigay si babae. No? Payag ba kayo nun, mga ginang? O titingnan nyo muna, gwapo ba yung Pharaoh? Gwapo ba yung king na pagbibigyan sa akin? So he was a man of great faith, but by all counts, you will agree that he was not a very great husband. He was not a very great believer also, because he devised his own plans to protect his wife and himself while in the act of obeying God. So, napaka-dynamic, no? Napaka-ambivalent. Hindi lang isang punto siya, maraming punto, nakakalito kumisan ang kanyang mga pinagagagawa. And when faced with the serious concerns of extinction, sapagkat matanda na siya at ang kanyang asawa ay wala pang anak, bagamat pinangakuan ng Diyos, sabibigyan sila ng maraming mga supling at mga kaapu-apuhan, Abraham decided to go along with Sarai's device and sired a son by her maid. Genesis 16:1-2, "Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. So she went to Abram, 'The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her.'" Kung meron po kayong mga ilusyon tungkol sa mga concept ng moralidad ng ating mga kanununuan, the patriarchs and the matriarchs, mag-isip-isip kayo, no? Iba ang mga pananaw nila noon. Sabi, yaman din lamang at hindi ako magkaanak ko, eting maid ko, anakan mo na. Good sport na wife, ha? Pero mamaya, magiging bad sport din dahil maiinis siya nung nagbuntis tong maid na to. So, pumayag naman yung Abraham, sinipingan itong maid, kaya nagkaroon ng Ismael, not a very great believer. Because God promised him, pero hindi naman sinabi ng Diyos na through the maid. Ang pinangakuan nga si Sarah eh, sabi, magkakaanak yung babaeng yan, no? Pero gumawa siya ng sariling paraan. This is Abraham, the father of faith. We always glorify. Tapos nag-away-away na tong Hagar at yung Sarai kasi nung nagkaanak na yung maid, yumabang, nung nainis na ngayon tong original amo. So when domestic problems arose to feverish levels, he bent, meaning Abraham bent, to his wife's desire to get rid of Hagar and Ishmael. Genesis 21:10-11 and 14. "And she said to Abraham," Sarai said to Abraham, "'Get rid of that slave woman and her son, for that slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac.'" Kasi nagkaanak na ng origan niya itong si Sarai. Gusto na ngayon niyang palayasin ang maid at yung anak na si Ismael. "The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son." No? And verse 14, "Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba." So sabi niya, palayasin mo yan. Alam niyo, naliligiran sila ng disyerto. Anong ginawa ni Abraham kinabukasan? Binigyan ng isang litrong tubig. O eto, ang mineral water. Class yan, ha? Mineral water. Alis na kayong mag-ina. "Despite the certain death that the poor mother and son faced, Abraham sent them off to the desert." Kaya ang nangyari, Genesis 21:15-16, "When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down nearby, about a bow shot away, for she thought, 'I cannot watch the boy die.' And as she sat there nearby, she began to sob." Feel the drama.
Wala nang tubig na mainom ang mag-inang ito, sa konti nilang baon. So inilagay na lang ng ina itong batang, obviously ay wala na sa sarili, mahina na ang katawan, sa gutom at uhaw. Inilagay sa lilim ng isang napakaliit na halaman doon na puro tinik. At lumayo siya, sabi niya, hindi ko kayang pagbasdan. Hindi ko pwedeng bantayan na unti-unti siya mamatay. Pero nadibdib yun ni Abraham. Not a very great father. Not a very great husband to Hagar, considering na inanakan niya ang babaeng ito. And when asked by God, Abraham willingly agreed to sacrifice his son Isaac. Na-sacrifice ang Ismael through the desert, ngayon yung Isaac naman ang masasacrifice. Genesis 22:2-3. Sobrang nating ginoglorify itong episode na to. Dapat itong reviewin kung ano ba talaga ang mensahe ng episode na ito. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Sobra na pong nagasgas ang mga verses na ito na hindi na natin nararamdaman ang hapdi. Sobra na nating naglorify yung faith na in-exercise dito na nalimot na natin yung katotohanan ng human drama na naganap at kinailangan maganap sapagkat mga tao ang mga tauhan. Mababalitaan natin at ating maaalala na noong sinabi ng Diyos sa pupok sa inya ang Sodom, ay buong puso at dibdibang nakiusap sa kanya si Abraham na huwag gawin yon. Na itira ang buong lungsod alang-alang sa ilang mga matuwid. Sanay si Abraham na makipagtawaran sa Diyos. At sanay ang Diyos na nakikipagtawaran sa kanya si Abraham. At alam natin ang kasaysayan, nagbigay ang Diyos. Sabi ni Abraham, kung may 50 ba kayong makita na matuwid doon, sisiraan niyo pa yung city, surely hindi niyo dapat gawin yan. Sabi ng Diyos, sige, kung may 50, di wag. Ibinaba ang tawad. 40, sige, kung may 40, wag. 30, sige, kung may 30, bumaba na hanggang 10. Hindi naman napagalitan si Abraham na nakiusap siya. At siya'y nakikiusap para sa isang napakasamang lungsod. Hindi siya napagalitan. At hindi lang kasi sinasabi sa atin ng mga theologians, pero sa palagay ko, iyan ang isang tunay na pagsubok na ibinigay kay Abraham, kung anong puwang sa kanyang puso ng pag-ibig sa kapwa-tao, maging ang tao mang ito ay masama. At pasadong-pasado siya sa test na yon sapagkat siya ay nakipagtawaran, he took the risk of God becoming angry with him because he was interceding for people. Ang magtataka tayong lahat, ano't hindi siya nag-intercede para kay Isaac? Ano't hindi siya nag-intercede para kay Sarah? Kung kayo ang tatay na sasabihin sa inyo ng Diyos, o kunin mo yung anak mo, gusto ko siyang maging burnt offering. Alam niyo ba ang burnt offering? Itatali ninyo ang hayop, sasaksakin ninyo sa puso para mamatay, itutulo ang dugo, i-offer, at ang katawan susunugin. Yun ang ipinagagawa sa anak. Para hindi na natin nararamdaman ang ibig sabihin nito, no? Dahil sobrang ginogloss over natin, no? Eh anong iisipin ng ina? Kung kayo yung tatay, anong iisipin ng ina nito? Sa pagtatanggol nga dito, pinalaya si Ismael, pinalaya si Hagar. Tapos malalaman na lang niya, isa-sacrifice ko to. Ano na lamang ang isipin ng bata? May edad na eh. Teenager na, anong gagawin nito? Anong iisipin niya? Anong mararamdaman niya? Anong magiging bunga nito sa kanya? Pero pumayag. Of course, the church glorifies this kind of faith and makes it a model for everybody to sacrifice everything in the name of religion. Kaya tuwang-tuwa ang church dito sa example lang kwentong ito eh, no? Pero yun nga kaya ang tunay na pagsubok. Di kaya ang tunay na pagsubok ay makiusap din siya sa Diyos? Total, nakagawianan niya. So kahit na ating pinupuri na napaka-great faith, many people will agree that he was not a very great father. That he was not a very great husband. And we will all agree, parang laging nasa gitna ng nag-uumpugang bato sa Abraham. Abraham's fatherhood was a very difficult one. Because he was not allowed by heaven to live it personally without interference or without any foreign element coming into the picture all the time. Anak mo ba naman hingin sa'yo?
kaugalian po noong mga panahon na yan na mag-alay ng bata. Pero ngayon lang, at ito lang ang record sa Bible, na si Yahweh ay humingi ng ganitong pag-aalay. Yung mga pinaniniwalaan ng mga iba't ibang tribo sa kanilang paligid na Diyos ay humihingi ng ganong alay, at karaniwan na ginagawa yon, hindi yun kakaiba. Pero ito ay kaisa-isa at bukod tanging insidente na si Yahweh ay humingi ng human sacrifice, ng offering. Now, what did Abraham's decisions teach us? What can Abraham's decisions teach us? Ano nga ba talaga ang lesson dyan? He's called great. He's called the friend of God. And one of the things we can learn, at ayoko na mong bigyan ng period yung usapin kung tama ba ang ginawa niya na in-offer niya. No? Hindi yan ang usapan natin ngayon, ibang usapan yan. Pero greatness, at least in the biblical sense, and at least in this story, does not always mean a spotless record. Greatness does not always mean an upright behavior. No? Abraham's decisions were not always the most upright. Pinamimigay ang asawa dalawang beses. No? Abraham's decisions were not always the most commendable. And yet, he's called a friend of God. Sa Acts 13:22, in reference to David, after removing Saul, he met David their king. He testified concerning him, "I have found David, son of Jesse, a man after my own heart." Sabi ng Diyos, "He will do everything I want him to do." Nakita nyo ang tawag kay David ng Diyos, a man after my own heart. And yet, alam nyo naman ang record ni David. Ipinapatay ang isa sa mga pinakamatatapat niyang mga kawal para maagaw din niya yung asawa. Marami siyang mga ginawang hindi tama. Pero ang overall reading sa kanya, ang impression sa kanya ng scripture, a man after God's own heart. So ano po ang hindi natin matatakas ang conclusion dito? That in spite of this patriarch's terrible decisions and terrible records, in general and on the average, they were considered great. They were considered faithful people. Anong application niya sa ating buhay? Huwag tayong masyadong maging malupit sa ating sarili. At huwag tayong masyadong maging malupit sa kapwa natin na kahit ang dami-dami niyang ginagawang mabuti, may isa lang ginawang masama, ang sama-sama na ng tingin mo. Hindi mo na pinatawad. Nilimot mo na ang lahat ng kabutihan at ang tinandaan mo na lang ay yung hindi maganda. Kasi ang mga patriarchs man na pinakakapuri-puri sa Bible, may mga ginawang hindi kapuri-puri. Pero hindi yon ang tinandaan. Hindi yon ang pinatatandaan sa atin ng Diyos, kundi yung high moments, yung achievements ng kanilang spirituality. But you know, every high mountain peak ay may katapat na deep valley. May nakita na ba kayong mountain peak na wala nang katapusan? Hindi ba't laging may katapat yan na libis? Langit man ay laging may katapat na pusali. So kung ganun ang naging pagtingin sa kanila ng Bible writers, dapat nating i-review ang pagtingin natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Marami kasi mga tao, oras na naging Christian, wala nang ginawa kundi mag-guilt trip. Nakagawa ng mali, mayroong hindi na tupad na gustong gawin, mayroong isang hindi na abot na standard, puro guilt, 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 guilt na lang. Hindi na nagiging gift sa kanila ang spirituality nila kasi nagiging isang napakabigat na pasanin. Samantala ang sabi ng Panginoon, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest." Even rest from guilt. At hindi ba napakasarap ang mga kapatid? Kung wala ka nang magagawa talaga, nagawa mo ng isang pagkakamali, nadapa ka na, hindi ba ang kailangan mo na lang talaga forgiveness and rest from guilt? At yun ang ibinibigay ng Panginoon. Ang tanong, yan bang ibinibigay natin sa ating kapwa? Yan bang ibinibigay ninyo sa inyong sarili? Ang asawa niyong kay buti-buti, minsang nagkamali, hindi niyo napapatawarin, hiwalay na agad ang solusyon? Ang mga magulang natin kay bubuti sa atin, meron lang mga konting mga kapintasan. Ang tatandaan natin yun at kikim-kimin natin mga sama ng loob laban sa kanila buong buhay. Hindi ganun ang pagtingin ng Diyos, even sa mga patriarchs. Isang malalim na leksyon na maaaring nating matutunan maging sa mga kakulangan ni Abraham at ng iba pang mga patriarchs. Ano pa pong leksyon ang pwede nating matutunan sa kanyang buhay? That faith is not always theological treatise. It is not always mental understanding of doctrine. Ibang-iba, mga kapatid, ang pakahulugan natin ngayon sa faith, sa pakahulugan ng mga original practitioners
ng Old Testament. Sa atin ngayon, faith is theology. Kaya articles of faith, no? Statement of faith ng mga church, no? Ang statement of faith namin, dapat ang baptism ay lubog. Yung iba, dapat ito yung wisik. Dapat ito yung buhos. Kaya awayan ang awayan. Statement of faith namin, dapat wala nang tongues. Yung iba naman, dapat may tongues. Pag wala ka pang tongues, hindi ka pa talaga saved. Statement of faith namin, ang salvation ay nawawala. Hindi, ang statement of faith namin, ito'y hindi nawawala. Hindi po yan ang ibig sabihin ng faith sa mga original practitioners. Hindi pagtatalo ng utak, hindi paglalagay sa Diyos sa isang bote o isang kahon at pagtatangkang unawain siya ng lubos dahil imposibleng maunawaan ng lubos ang Diyos. Sa kalakihan at kadakilaan niya, hindi siya kayang ilagay sa limitadong utak ng tao. Kaya kahit ano ang napakalakas mong opinyon at napakatapang mong paniniwala, hindi ka dapat makipagbakbakan para doon dahil hindi ka naman makakatiyak na tama ka nga. O tamang-tama ka nga. Kumisan, kaya lang naman yun ang theological stand mo kasi lumaki ka sa church na yun ang theological stand. Nakaladkad ka ng kumari mo sa church niya, yung theological stand mo. Yung theological stand mo, pinili mo ba talaga yan? Pinag-aralan mo ba lahat ang mga stand? At patapos, nanalangin ka at buong talinong namili? Hindi, usually minana mo lang yan eh. Pagkatapos, ipagpapatayan mo. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang theology, pero kumisan yun ang hadlang para maging makadyos ang tao. Because we oversimplify the concepts of God. In the times of Abraham, the great man known for great faith, faith meant unreserved, unquestioning, and trusting reliance on God, obedience to God at certain moments, on certain concerns. Si Abraham, natawag na Father Abraham, a great man of faith, ang faith sa kanya, pagsunod ng walang tanong-tanong. Pero hindi naman pagsunod lagi. Nakita ninyo, sinabi ba ng Diyos, ipamigay mo yung asawa mo? Hindi. So anong pinakikilalanan dito? Faith sa mahahalagang bagay na ipinapagawa at yung mga iba, charge to God's grace. Yun ang pananalig nun. Kaya gumulo ng gumulo ang paniniwala, lalong-lalo ng mga Kristiyano, dami-daming sekta, ang dami-daming nagbabangay-bangayan. Kasi dahil sa concept of faith, that faith is something academic, something mental, something intellectual, something and some tools by which you try to understand the divine. At most, humans can only attempt. But how can a finite mind totally comprehend an infinite God? It doesn't mean that we should not try. But it only means we should not be dogmatic and final. We must be tentative with our doctrinal stand. Because we must always be willing and ready to be corrected. Para mga scientists, you know, scientists don't use the word proof. Sasabihin nila that this experiment has proven that this theory is so and so. No, sasabihin lang nila, the experiment supports the theory that blah, 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 blah. Kasi ang science, hindi naglalagay ng period. Natutuwa ang science kung siya'y ma-disprove. Kung may ma-discover na kabaliktaran ang pinaniniwalaan dati, change all the rules. Kasi hindi siya nagmamalaki na alam na niya ang lahat. Hindi katulad ng mga theologians. May tatlong unit lamang ng theology eh. Theologian na. No? At pagkatapos ubod na ng yabang at minaliit na ang lahat ng taong kakaiba ang pananalig. Hindi ganon ang faith ni Abraham. What else can we learn about Abraham and from his experience? That even great men have flaws in their character. Even great men can make ungreat decisions. They commit mistakes. And they are as human as every one of us in many, many ways. Another lesson is that great men of faith can be called great for their personal relationship with God, for their obedience to some particular, but not all and not the total will of God. No human being can obey totally all the will of God. May puwang dapat tayo sa kakulangan sapagkat ang Diyos manaalala na tayo'y lupa. Kaya mahirap kumisan yung mapadikit ka sa masyadong mga relihiyosong tao. Sobrang judgmental, sobrang kitid ng utak, yung paniniwala na lang niya ang tama lahat na mali, at sobrang mapanghamak ng kapwa na sa tingin niya ay hindi nakaabot sa taas ng kanyang kabanalan. Note here that greatness did not mean that. It was greatness in some particular concerns that God gave a lot of importance to.
But it did not mean 24/7 greatness. You cannot be great 24 hours a day, 7 days a week. It's an impossible task. Another lesson we can learn from Abraham is that great men of faith are not always excellent family men. Tingnan niyo naman ang ginawa ni Abraham sa kanyang buong angkan, iniwan. Tingnan niyo ang ginawa kay Hagar. Tingnan niyo ang ginawa kay Sarah. No? Tingnan niyo ang ginawa sa kanyang mga anak na lalaking si Ismael at si Jacob. At si Isaac rather. Si David. Hindi naman napakahusay magpalaki ng anak. Even say, Jacob, sa sobrang favoritism niya, nagkagulo-gulo ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ganyan, ina-expect nyo pagka choir leader, pag song leader, pagka pastor, perfect ang family. May mga pastor pa naglilingkod, biglang yung asawa nila nag-commit ng adultery, yung pastor ang tatanggalin sa pulpito. Bakit? Katawan ko ba inihampas ko sa adultery? Diba? Pagka ang mga anak ay nag-adik-adik at ang mga anak ay nagkaganyan-ganyan, yung pastor ay papatanggalin sa office. Dapat perfect ang family. Wala nun. Walang perfect family. Every family has a skeleton in the closet. Bawat lahi ay may kabulukan. Bawat pamilya ay may baho. No? Kaya huwag na tayong magpanggap para lumuwag ang buhay at ang ating hininga at ating dibdib. Huwag naman natin ipaghalanda ka na ipagmalaki ang ating mga kakulangan. Pero hindi rin dapat sobrang takpan sapagkat sugat man na tinatakpan, lalong nabubulok. Para gumaling ang mga sugat, ang unang ginagawa ng mga nurses, tatanggalin yung takip, babakbakin yung langib kahit mahabdi, kakalkalin yung mga nana sa loob para linisin at pagalingin. Pero dapat, kasi sa sobrang kaistriktuhan ng mga relihiyoso, nagpipilitan ng napakaraming magpanggap, magbalat kayo. Sapagkat kung ano ang totoo sa kanila ay hindi katanggap-tanggap. Ganun kaya ang dapat na community ng mga anak ng Diyos. Kung sila Abraham na ganito ang mga kapintasan, sila David ay natatawag na friend of God, a man after God's own heart. Let's not be too harsh to ourselves. Hindi naman ibig sabihin na huwag na tayong magpakabanal, huwag na tayong magtangka at huwag na tayong magpakabuti. Pero ang ibig sabihin lang, matapos na nagawa natin ang abot ng ating makakaya sa tulong ng Diyos, tanggapin natin yung buong bunga. Perhaps God expected and wanted Abraham to plead for Isaac, to plead for Sarah, to engage him as he did for Sodom. Perhaps God wanted Abraham to be more humane and reasonable. And this could be the greater test. Kung minsan sabi natin, test na hiningi si Isaac, pero hindi ba greater test kung ano kaya ang gagawin ng Abraham kung hingin ko ang Isaac? Para ding mga boyfriend, no? Tinetest ang girlfriend, gustong ipasuko ang bataan, no? At kung isinuko naman dali-dali, sa totoo, nadi-disappoint din ang boyfriend. Lalo kung maganda ang hangarin para sa babaeng ito, siyang unang nabibigo, nakadali-dali naman isinuko ang bataan. Ibinaba agad ang bandila, no? Hindi ka rin natutuwa na ibinigay yung gusto mo. Ganun kaya ang nangyari sa isip ng Diyos? Hindi kasi sinabi eh. And in biblical studies, brothers and sisters, you read the text. But very importantly, a diligent student will read between the lines. You know why you read between the lines? Because the Bible was written in an oriental language by an oriental people to an oriental audience. Mga taga-silangan na nagsulat, mga taga-silangan ng original na nagbasa at kultura ng silangan ang pinagmulan ng mga sulatin na ito. In other words, hindi tayo ganong kaprangka. Pag ang mga taga-silangan ay nagsasalita, pinakikinggan mo ang sinasabi, pero nakikiramdam ka sa hindi sinabi. Sapagkat kung minsan, nasa hindi sinabi ang tunay na mensahe. Kailangan kang makiramdam. At kailangan ng pakikiramdam, and a very westernized approach to Bible study, meaning a very frank and a very intellectual approach, sometimes is not the best approach. Because the Bible was written from an oriental point of view, in oriental culture. Of course, the Bible records God's pleasure over Abraham's unreserved obedience. But could God have been more pleased otherwise? If Abraham pleaded like he did for Sodom, could that be the higher test if Abraham would plead? Hindi natin kayang masolve yan
sapagkat hindi nakasulat ang solusyon. Binubuksan ko lamang yung mga pinto at bintana ng isip natin para makita natin na maraming posibilidad ng pagtingin sa kasaysayang ito. Kung i-apply natin to sa ating buhay, iwan na natin si Abraham at huwag nating husgahan kung tama o mali ang ginawa niya. May tama doon dahil napuri siya ng Diyos. Pero yung kaya ang pinaka-kaibig-ibig sa maraming antas ng mga tama, no? O yun ang pinakabababa sa tama. Halimbawa, pasado ka, 75, pero pwede ka maging 90. Huwag natin sabihing pasado sa test eh. Mataas kaya ang grade? O napataas pa kaya? Pero sa atin, ang atin na lang pong isipin, mga kapatid, unquestioning faith can lead to fanaticism. Hindi ko tinatawag ngayon sa Abraham na siya yung fanatic. Pero tayo, pag nagpapaka-Abraham, lalo't akala mo tinatawag ka ng Diyos, yung manang pala, hindi. Akala mo lang, guni-guni mo lang. No? You could be a fanatic. Acts 15:1-2, some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So, umuuso na ang Christianity, nagtuturo na itong sila Paul and Barnabas ng salvation by faith, and salvation not only to the Israelites but also to the Gentiles. And here comes this very conservative Jews na sabi, no. Pag hindi kayo nagpatuli, hindi kayo maliligtas. Kasi ang konsepto nila, kailangan itinuro ni Moses, you must be circumcised. And now they are equating salvation with circumcision. And these are very conservative people, ha? Beware of very conservative religious people. Yan ang pag-iingatang lalo, no? Kasi talagang ang utak niya na nakakulong na. Sabi, pag hindi kayo na-circumcise, hindi kayo maliligtas. Dapat kalahati ng populasyon ng mundo nagsabi, eh, paano kami mga babae? Wala man lang nagtanong, ano? Lalaki lang ba masisave? At anong kinalaman yan? So you see, unquestioning faith on Moses, on the law, on traditions, can make people very unreasonable. At pwede nilang mabaligtad ang mensahe ni Jesus dahil sa kanilang paggigiit ng kanilang mga tradisyon, mga kaugalian, mga statements of faith. Fanaticism can alienate from reason. Pagka ang tao masyadong panatiko, nawawalan na ng katwiran. John 16:2, they will put you out of the synagogue. In fact, a time is coming when anyone who kills you, meaning the believers of Jesus, will think he is offering a service to God. Sabi, papatayin kayo at yung mga relihiyosong papatay sa inyo ay maniniwala na ikinalulugod yun ng Diyos. Na pinaglilingkuran nila ang Diyos. Hindi pa hanggang ngayon napakaraming pumapatay ng kapwa in the name of God, whatever and whoever that God is. Senseless carnage of people in the name of a God, in the name of an ideology, and they think it is good. Kahit sa mga Kristiyano, kumisan yung mga unkindness natin sa kapwa natin, yung sobra nating pagdusta sa nagkakamali, nagkakasala, akala natin kinalulugod ng Diyos yung ating cruelty. Sabi nga ng isang kilala ko, we Christians are unique. We are the only people on earth who kill our wounded. Yung nasugatan ka na, nadapa ka na, pagpipiestahan ka pa, kakawawain ka pa lalo, sabi, pambihira tayo. Palagi ko, hindi yan ang kagustuhan ni Kristo. Pero yan ang nagiging bunga ng fanaticism. Yan ang naging bunga ng theology, authority. Yan ang nangyayari sa mga tao. Nagiging matigas ang puso. Nawawala ng pag-ibig sa kapwa, lalo sa nagkakamali. Today's fanatical and unkind and inhuman theological ideologues think that they please and obey God by their unkind and cruel ways. So, fanaticism can lead to a lack of humanity and humanness. Luke 9:52-55, and he, meaning Jesus, sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus turned and rebuked them. Pupunta ang Panginoon sa isang Samaritan village na kaaway ng mga Jew. Nagpadala siya ng advance party para ihanda yung lugar.
Pero tinanggihan siya at si Jesus. At sabi agad nitong si James and John, yung si Saint John, no? At si Saint James, no? Sabi, Lord, ano? Magpapaulan na ba kami na apoy? Paulan natin na apoy. Nire-reject tayo, no? Kita niyo si Saint John, gusto magpaulan ng apoy, no? Pinagalitan sila ni Jesus. The Lord turned and rebuked them. You see, blind religiosity, fanaticism can lead to lack of humanity. And lack of humanity and humanness can alienate from other people. Kaya kumisan, natatanggihan si Jesus, natatanggihan ng Biblia, hindi dahil kay Jesus, hindi dahil sa Biblia, hindi dahil sa asal ng mga nagdadala ng Biblia at sa asal ng mga nagdadala ng pangalan ni Jesus. Nasaksakan ng killjoy, wala nang ginawa kundi mangdusta, mangjudge, lahat. Kaya nakikita natin, maging sa Acts 15:36-39, at huwag na nating basahin lahat, nagbangay-bangayan ng mga nagmimisyon. At sila-sila nagkakagalit, nagiwahiwalay. What other thing can we learn from the experience of Abraham? The friend of God, the great man of faith who followed God. Religious life can involve heartbreak. Isang katotohanan na dapat alamin ng nagmamature na mananampalataya. Hindi tanggapin mo si Jesus, masosolve lahat ang problem mo. Kumisan, mas dumami. Because you can get worse before you can get better. Parang may sakit ka, kailangan muna talaga mahirapan ka bago ka gumaling. Kumisan, marami kang dapat ituwid, maraming mga sasalungat sa'yo. Religious life can involve heartbreak. Kaya hindi dapat yung nagtatago ka sa relihiyon para lamang pagalingin ang nasugatang puso. No? Sometimes it helps, but it doesn't promise to be a cure-all medicine. Kumisan sa pagsunod mo pa nga sa Diyos, kaya ka nahirapan. Yun ang nangyari kay Abraham . Tinawag, ang pinuntahan na lugar, may famine. Lumipas sa ibang lugar, yung asawa niya, napag-interesan. Kaya kinailangan niyang ipamigay halos para hindi siya mapatay. Nakalayo pa silang mag-amain dahil kulang lang yung mga damo, nakakainin ang kanilang mga tupa. Nakidnap ang kanyang pamakina si Lot. Kinailangan pa niyang bawiin sa mga kidnapper. Kutakot-takot na hirap ang inabot nitong si Abraham na ito. And yet, kung may maipupuri tayo sa kanya, kahit may maipipintas ka sa pagiging ama, sa pagiging asawa, grabe ang pagsunod niya sa Diyos. Sobra na sumunod siya sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin siya. Bihira ang Abraham. No? Mapalapit-lapit na lang tayo sa kanyang aninoy. Dapat na tayong sumaya. Huwag nating daigin pa. Liba na lang, ang Diyos talaga ang tatawag din sa iyo tulad sa pagtawag sa Kanya. Kaya nagiging mahirap kumisan ng religious life, pinipilit mong daigin lahat ng mga hero na to. Tapos ang pinag-uusapan lang lagi mula sa pulpito, sa Bible study, yung mga kadakilaan, hindi naman napag-uusapan yung makamalian at kahinaan nila. Ano nagiging bunga sa mananampalataya? You always feel inadequate. Para pag nasa gym ka, ang ganda-ganda naman ito, ang gwapo-gwapo naman itong mga to, parang ikaw tuloy nasisiraan ng loob mag-gym dahil mukha kang bariles o mukha kang ting-ting. Parang 50 taon na yata ako dito, hindi pa ako magiging ganon. Hindi naman sila nakaka-encourage, nakaka-discourage. No? Kaya kumisang pag tumitingin ka sa mga great, mga malalaking hero, lalo kang lumiliit. Pero kung titingnan mo, yes, may dapat purihin sa kanila, pero tulad ko rin, meron din silang mga kakulangan. Then it can encourage you to keep on doing your best because you can also do mighty things in spite of your shortcomings. At isa po yan sa mga dahilan kung bakit natin binibigyan ng pansin ngayon itong mga hindi laging napapansin na mga kakulangan, itong mga great heroes na ito, para makita natin na sa kabila ng kanilang mga kakulangan, tinawag pa rin silang friend of God. Tinawag pa rin silang a man after God's own heart. Kung ganon, may pag-asa tayo. Na patuloy na matawag na friend of God, a man or a woman after God's own heart, kahit hindi tayo perfect. Kaya nga may Jesus, kaya may dugo ni Jesus para hugasan ang ating makarumihan, punuin ang ating mga kakulangan, at gawin tayong karapat dapat, hindi man tayo dapat. Another truth that we can learn from Abraham's experience is that it can be very difficult to live close to God and to certain people at the same time. Hindi laging ganun kadali na maging malapit sa Diyos pagkatapos panatilihin mong malapit ka rin sa ibang tao.
Sinasabing umalis ka dyan sa bayan mo, kinailangan niyang lumayo sa kanyang mga mag-anak. Sinabing ibigay mo sa akin ang anak mo, kinailangan niyang huwag bigyan ng malaking pansin ang sasabihin ng kanyang asawa o mararamdaman ng kanyang sariling anak. Kadalasan, pag ikay lumalapit sa Diyos, you will face opposition. There will be opposition. Acts 6:1, in those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Kung kayo ang pastor dito, gusto sumabog ng ulo ninyo. Gumagawa na nga ng mabuti yung church, pinapakain ng mga byuda. Nagkaroon pa ng awayan yung tropa ng mga Griegong byuda at ng mga Hudyong byuda dahil sabi na mas maraming nakukuha yung kabila, mas nauna silang pinapakain. Bakit sila yung masarap ang napupunta? Kami, hindi. Awayan pa. So what do we learn from religiosity? That spirituality can also bring us into an internal squabbling. Sometimes the good that you do can have very complicated and even bad side effects. Sa church, ganyan. Gumawa ka ng mabuti, may nagbabangayan. Pakainin mo yung choir, magagalit yung mga Sunday school teacher, ba't sila lang kumakain, kami hindi. No? Sabihin mo sa mga iba, magtinda nga kayo para may mabili yung iba, yung mga biglang, ba't kami hindi nagtitinda? Sila lang. Yung bakit ganito? Yung pag may, basta may ginawa ka ng mabuti lang, yung nagkakakomplikasyon, minsan gusto mo sabihin, itali na lang kayo lahat at latiguhin ang tahimik ang buhay. Oras na nagbigay ka ng puwang, magsasabi ka, oh, meron tayong camp, yung mga lima na talagang hindi maka-afford, sumama na ng libre. May ikapito, ikawalo, ipagpipilita pa rin ang sarili nila. Bakit yung lima? Kaya mabuti pa, wala na lang libre, wala na lang camp. No? Para tahimik ang buhay. Nakakadala ko minsan gumawa ng mabuti dahil parurusakan ka ng tao sa dami ng problema ang ibibigay sa'yo. No? Internal squabbling. 1 Corinthians 1:11, my brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. So yung pagiging religyoso, hindi sabihin tahimik ang buhay. Sumali ka sa church, bata tahimik ka. Totoo ba yun? Pero nauna na yung mga patriarchs. So alam nating bahagi talaga yan ng buhay. Bahagi talaga ng pagsunod sa Diyos na may tatahaking kang mga tinik. Bahagi talaga sa pagsunod sa Diyos sa kumisa napapagitan ka sa mga naguumpog ang bato. Bahagi sa Diyos sa kumisa nalalayo ka sa ilang tao. Bahagi sa Diyos sa kumisa hindi ka nauunawa. At bahagi sa Diyos sa kumisa kailangang tibayan ang dibdib dahil mahirap ang kailangang gawin. Salamat may mga nauna sa atin. Hindi na tayo kailangan gumawa ng mapa. And we don't have to reinvent the wheel because they have gone ahead of us. Dapat lang matuto tayo sa kanilang makaranasan. Ngayon, balik natin sa ating mga sarili ang kwento. How could you be an Abraham? Alisin na natin sa kanyang kwento, matagal na siyang yumao. But this time, alisin natin yung tawag sa kanya ng Diyos, yung pagiging Abraham lang, tulad natin. Could you be sacrificing a son or a daughter? At ang sinasabi din ito, hindi dahil sabi ng Diyos. Plainly, could you be sacrificing a son or a daughter? Marami sa atin, nangyayari yan, di natin napapansin. Nasa-sacrifice sa pala mga anak natin dahil sa ating convictions. Kumisan may political conviction ka, may religious conviction ka, meron kang dietary conviction. Basta mga personal, tapos damay ang anak mo. Dapat tayo maging sensitive. Na-sacrifice ni Abraham ang dalawa niya anak na lalaki. Pero may sinusunod kasi siyang instruction eh. Tayo naman, kumisan ni walang instruction sa Diyos, nasasacrifice pa mga anak natin. Dapat nating isipin yan. How could you be an Abraham? Because unless we think this way, we cannot really benefit from this story. Ito'y paalala that there could be an Abraham in each one of us. Although ang pinakaiba ni Abraham, tinawag siya ng Diyos, ikaw ba tinatawag na isacrifice ang iyong anak? How could we be jeopardizing and sacrificing our spouses? Mga lalaki, nasasacrifice nyo ba ang inyong asawang babae sa pagsunod nyo sa inyong kagustuhan? Mga babae, nasasacrifice nyo ba ang inyong husband dahil meron kayong gusto na sinusunod? Kumisang ganun eh.
Meron kang conviction na sasacrifice asawa mo agad. Gusto mo pumasok sa politics. Iniisip mo ba kung ano mangyayari sa asawa mo pag naging politician's wife? O politician's husband? Iniisip mo ba mangyayari sa iyong pamilya? Gusto mong magnegosyo? Dahil mura ang kopra sa Spratly Island, lilipat ka agad. Dala-dala mo ang pamilya mo. Ano ang magiging bunga nito sa kanila? Kaladkad mo ang lahat pag gumagawa ka ng desisyon. If you are a family leader, could you be sacrificing people? At yung mga relihiyoso, hindi ko sinabi maka-Diyos, ha? Mga relihiyoso, could they be sacrificing people around them needlessly because they think this is what God wants? Yung pala, opinion lang nila yon, o theology lang nila, hindi naman pala Diyos ang may gusto, pero ang dami-dami na nilang sinirang relasyon. Ang dami-dami ng kasalang hindi pinuntahan, ang dami-dami ng mga lamayan na hindi pinuntahan, ang dami-dami ng mga binyaga na hindi pinuntahan dahil sa religious conviction. Natitiyak nyo ba na yan ang pinapagawa sa inyo ng Diyos? Nakikipag-away kayo, nakilumalayo sa inyong mga pamilya? Yun kaya talaga ang gusto? Siya sa atin. Because many religious activities, sacrifice, are human relations. But you've got to really seek God's heart and ask Him, is this what you want me to do? Namatay ang tiyak ko, tapos ipapasok sa isang simbahang hindi ko relihiyon, magpapaiwan ako sa labas, nasaktan na ang damdamin ng aking tiyo at mga pinsan at lahat-lahat. Yun ba talaga gusto ng Diyos? Ikakasal ang best friend mo, ikakasal ang pinsan mo na kasama mong lumaki, pero dahil na iba ang relihiyon mo sa kanya, ayaw mo na ngayong umaten dahil iba yung simbahan na pupuntahan. Ganun ba talaga ang pagiging mga Diyos? Are we making so much sacrifices that God doesn't ask for? Kaya dapat tayong lumaya sa napakarami mga gapos na ibinibigay sa atin ng isang fanatic religious attitude. Could you obey a call to the point of losing your touch with reason? With humanness? Meron pa mga tao nagfa-fasting for 40 days at merong nangamamatay. Tapos magtatanong, Diyos ko, bakit po ako namamatay? Eh, hindi pa ka ba naman kumain ng 40 days? Sinabi ko bang gawin mo yan? Lumabas ba ang anghel? Tadaan! Sabi ng Diyos, huwag kang kumain ng 40 days. O guni-guni mo lang. Ang dami pong tao na papahamak sa pagiging relihiyoso. Pero maraming napapabuti kung tama yung pananaw. Pero yung sobrang emosyonal, sobrang bulag na mga pananalig, pagkopya sa mga nababalitaan na hindi naman ipinagagawa sa'yo ng Diyos. Kaya nga may mga nagpapapako pa sa krus, di ba? Bagamat ilang minuto lang yun, binubunot din ang pako. No? May nagpapasan ng krus, pinapapasan ka ba ni Jesus? Ang sabi niya, I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy. My burden is light. Maraming mga ginagawa ang mga taong pagsasakripisyo. Akala nila gusto ng Diyos. Hindi naman. No? Kaya dapat reviewin ang ating mga religious attitudes and practices. What needless sacrifices and sorrows do you inflict on yourself and others because of a perceived calling, because of a perceived theology? At dito sobra ang mga ultra-conservative, sobra din ang mga ultra-modern, dahil labis, anything that is extremist cannot be good. Sabi ni Solomon, a man who seeks God will avoid extremes. Iniiwasan mo maging extremist ka. Why? Because God is reasonable. So reason with God when you feel that you are being led to needless sacrifices. Kung meron kang conviction, itest mo muna. Hindi magagalit ng Diyos na tinetest mo ang conviction. Hindi niya ikakasama ng loob. Na gusto mo makatiyak na siyang abang may gusto o baka iba, baka si Satanas, baka guni-guni mo. Sabi niya sa Isaiah 1:18, come now, let us reason together, says the Lord. Do not become unreasonable because of your brand of religiosity. If you have a Sarah, if you have an Ishmael, a Hagar, an Isaac, take care of them. That's the godly thing to do. Unless you're Abraham na sinabing i-sacrifice mo, pero hindi sinasabihan, don't. Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance for his children's children. Nakita niyo, binibigay na pananagutan sa mga magulang? Dapat daw, nag-iiwan ka ng mamanahin hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. At ang bilin sa mga ama, ganun din siyempre sa mga ina, sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction
of the Lord. Kung mahirap maging ama na ipinapa-offer sa iyo ngayong anak, lalo naman magiging mahirap na ikaw yung maging anak na iyo offer. At dapat nating maunawa si Isaac mula sa isang sariwang pananaw, a fresh approach, because he could have been an unwilling victim of this religious enterprise. No? At pag tinignan nyo ang buhay niya, napakain ang pag-aralan sapagkat ngayon marami mga Isaac. Yung ang tingin nila, na-damage sila ng childhood. Ang tingin nila, hindi sila namahal ng ganap. Aming Diyos, salamat po sapagkat maaari kaming sumuri ng iyong kalooban, sapagkat nakasulat, pwedeng pag-aralan, pwedeng balik-balikan. Turuan mo kaming basahin ang Biblia, Panginoon, ng may bukas na isip, ng may kaliwanagan, at may kahandaan na maituwid maging aming mga dating mga akala. Change us from glory to glory to glory and build upon the foundation that we have known and we have gathered over the years so we can continue to fine-tune our understanding of you and therefore fine-tune our faith. Turuan mo kami, Lord, na umasenso ang pagkakilala sa inyo, ang pagkaunawa, sa hindi maubos-ubos na katuruan na nasa iyong mga salita. Ipakita mo sa amin kung nagiging mala Abraham kami without the calling sa aming mga anak, sa aming mga asawa. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, kung marami kami nasasakripisyong iba dahil sa aming mga sarili at personal na convictions. Ipakita mo sa amin kung paano makikitungo sa mga fanatiko. At lalong-lalo naman ipakita mo sa amin kung nagiging fanatic kami, unreasonable, narrow-minded, judgmental, cruel to people. Speak to us, O God. Magbulay-bulay tayo sa katahimikan, mga kapatid. Hingin natin sa Diyos ang personal na mensahe niya para sa bawat isa. Maliban na lang na gawin nating personal ito, it will only be an exercise in historical and biblical reading. But ask God to give you a very personal message. Surely everyone will benefit from the stories of Abraham and his family. Lord, bless your people. Speak to us. Guide us. Correct us, strengthen us, affirm us. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. Be alone with God in a while and hear His voice.